Welcome back mga kabotel. Ngayon ating pag-usapan ay tungkol sa dragon fruit. At ating pag-usapan ngayon, ano ang ating gagawin kapag malapit na yung magang season na ng pagbubunga ng dragon fruit. So dapat ay gagawin natin itong mga bagay na ito para sa ganun ay makapagbunga kagad at may focus ng dragon fruit yung pagbubunga at hindi yung pagpaparami ng sanga. So, una-una mga kabotel ay siyempre dapat ang ating tanim ay ating aabunuhan. So, yun ang importante. Pag malapit ng magbubunga ay ating aabunuhan. And then, tatanggalin natin yung mga sanga na hindi narapat. Tulad nito mga kabotel. So, dapat ito ay tatanggalin na ito kasi ito hindi na ito magbubunga. Matagal pa ito bago siyang bumunga. So, tatanggalin natin para may focus ng yung sanga na ito para ito'y maging matured at magbubunga na siya. Lalo na ito mga kabotel, itong nandito ng dulo. So, puputulin natin yung dulo para hindi na siya sumanga. Kumbaga ay maputol na yon, ganyan. So, ito pa mga kabotel, tingnan nyo. Ito. Ito ay pag ito'y hindi natin kinuha, ang concentration nitong tanim na ito ay nandito. So, pag dapat natin puputulin natin, para sa ganun ay mapilitan itong magkaroon na silang bunga. So, pag ganito, okay lang yan kasi wala namang indication na tatalbos pa siya. So, ating tatanggalin. Tulad nito, tanggalin na natin itong ano, kasi para bumunga na siya. Ang concentration ay doon sa pagbubunga. So, tingnan nyo itong mga kabote lang. Ayan. So, dapat ito mga ganito na hindi naman ito magbubunga. So, tinatanggal na ito. At saka ito, dapat tanggalin na. Para yung nandito na siya magpo-focus. Ayan. So, tingnan nyo itong mga kabote lang. Ayan. Kaya lang, medyo abort. Abort siya. Dito tayo sa ibang puno. So ito na mga kabotel, tanggalin natin kasi hindi lang magbubunga na yan. Dapat ito kasi nakuha kagad kasi kaya lang ang akala ko ay lalaki pa. So pag mga ganyan, hindi na yung lalaki. And ito ay magpo-focus na itong tanim na ito, itong dragon fruit na ito, lalo pag maraming ganito. Ito, ang daming mga maliliit na sanga na hindi na lumaki. Ito. So, tanggalin natin itong mga ganito. Kasi nasa malapit na siya magbubunga. Season na kasi ng bunga ngayon. So. Lalo na ito mga kabotel, ito, ganito. Ito ay dito natin puputulin na parang maging tatalbos pa ito. Dito natin siya puputulin. Para yung concentration tulad dito. Pag naputol na ito, dito. Ibig sabihin, hindi na siya hahaba. Ang focus na niya ay ito ay magiging matured na. So ito, itong sanga na ito ay dami namang sanga. So, tanggalin na lang natin ito. Tanggalin na natin ito kasi mayroon naman siyang dalawang. Pero kung gusto ninyo, pag ganitong walang kasi ng sanga, pwede natin palakihin. Yan. Kaya lang, nandito naman itong dalawang ito. Ito. So, may posibilidad naman siya magbubuong ito dito. So, ito. Tanggalin natin yan. Walang pwede tumuli ito. So ito itatanggalin natin. Tulad itong mga lili ito. Hindi na yung magbubunga. So dito marami yan.
ito. Ito sana okay lang na ano, kaya lang mayroon lumabas na maliit. Siwi-siwihin ay hahaba yan. Ito, pwede itong butuin. So ito mga kabuti, mayroon mga sangalit sa ilalim. So punin natin ito. Dapat ito kasi hindi na kaya ang status. Kakain pa siya ng kon nutrient. So tinan niyo mga kabotera. Yan, hubungan. Tinan niyo ito mga kabotera. Yan. So, ito ay puputulin natin dito para hindi na siya humaba. At saka ito, kung inyong mapansin, so hindi naman ito magbubunga na ng ganon kaganda kasi maliit na yun sanga. So tatanggalin natin para may focus niya dun sa mga ibang sanga. Tulad nito ang dami. Oh. Ang dadaming mga sanga na maliliit. So ito itatanggalin na natin. Kasi yung mga sanga na ito, hindi naman yung lalaki na. At yan ay mag-aagaw lang ng nutrient doon sa iba na dapat ay siyang bumunga. So, tanggalin na natin ito. Pero ito, pwede itinim ito kung walang wala na. Kasi, unang-una, siksikan na sila dyan. Ay, hindi na makapagbunga. Yun. Ito mga kabotel, ito ay hindi ko pa kukunin ito kasi ito ay bago lang itong tanim. So hindi muna yan tatanggal kasi paparami, hindi pa naman yun magano. Ang purpose nito para dumami pa siya. Pero may chance ang bumunga ito. Pero itong mga maliliit hindi ko muna kukunin. Ayan yung mga kabotel, may mga bunga na. Mumulaklak na. So ito ay tanggalin na ito. Ito. Basta yung mga mura, tatanggalin natin. Babawasan yung lumalaki pa. Pero pag ganito na hindi na lumalaki, hindi na kailangang putulan. Pero pag mayroong lumabas na sanga tulad nito, mayroon pa siyang maliit na lumabas. So tatanggalin natin. Yung lumalaki pa ay puputulan. Ang dami, oh. Ang daming ang liliit. Hindi na kasi magaganda ito. Ito, tingnan nyo, oh. Ang daming sanga. Yan, oh. Hindi naman yun makaka pagbigay ng bunga. Kasi maliliit naman yan. Yan, pwede pa itong iwan si. So, ito. Ito yung mga kabutan, daming yung mga, ano. Tignan nyo ito. Kung ito yung magkaroon dito, ay, ito hindi matutuloy. So, tulad din itong nandito sa kabila. So, putuloy natin dito.
para ang focus nila ay magsipag bunga. Hindi na kailangan nila ang sanga. Ito nandito sa taas, oh. Tatlo, apat. Ito, oh. Ito mga kabote lang. Ang mga bumubunga na ay yung mga kailan ito. Yan. Pag matanda na, ay kumbaga mature na yung sanga, ay may sansang bumunga. Kaya ang purpose, kaya bakit pinaputulan, ay para mag-mature na siya. So pagdating niya ng sunod ng mga buwan, ay maging mature siya. So magkakaroon siya ng bunga. Kailan nyo atin sa nito. So, baka magtanong kayo, bakit sir tinatanggal nyo yung mga sanga na dito marami? Tulad nitong pinagkukuha ko yung mga maliliit. Ang purpose nun, tulad nito, sir bakit kinakailan tanggalin yan? Yan? So, hindi naman ito makakapagbigay ng bunga na kasi, kumbaga maliliit man siya. So, bakit pabubungahin pa natin ay pag bumunga itong mga sanga na maliliit, itong mga ito, maliit din yung kanyang magiging bunga. So, hayaan natin ang bumunga ito, itong mga malalaki. Itong mga malalaki na sanga. So, hindi na natin na kailangan natin pabungahin yun. So, yun itong mga kabuto lang. Yan o. Diba? Mayroon natin dalawang. Pag hindi kaya ng sanga, na matuloy yung bunga, ang nangyayari na abort naman yan. So, itong sanga na ditong dalawa, ito, iwan natin yung isa, ito, pero ito tatanggalin para yung nutrient ay mapupunta dito sa may bulaklak. Kasi, mag-aagaw pa ito ng nutrient, ito siya. So, pag tatanggal natin, so hindi na siya mag-aagaw. Ayan. So, ito dito. Diba? Ito. So, ito ganito. Tanggalin na natin. Putulin sa ano. Para stop na yung kanyang growth. Yan. Ito meron pa dito. Ito. Tanggalin na natin. Para siya ay focus na dito sa mga sanga na ito. Yung kanilang nutrient. So, tingnan nyo ito. Putol. Pero yung mga yung tanda natin mga kabotel, yung mga matured na ay wag na nating putulin. Yung matured. Pero yung mga liliit kahit matured ay pwede nating putulin. Tulad nitong itong nandito. Yan. So putulin natin dito. Itong sana. Ito mga kabote na. No need na ito, ito. Tanggalin natin ito kasi nagsagaba lang siya sa... Tsaka ito nandito sa kabila. So, ito, pag manilin ito, putulin na natin dito. At ito tama-tama na ito, no need na putulin. Kaya yung mapansin, ito hindi ko na puputulin kasi... Stop na yung kanyang growth dyan, o. Oh. Stop na. So, ang pinaputulan ko lang ay yung mga bata pa. O yung kumbaga, mayroon pa siyang ano na maghumaba. So, kung ating mapansin, lahat ng may mga bulaklak ay yung mga adult na, ay yung matured na sanga. So, yun ang purpose natin. Tingnan nyo sa kabila.
Ayan. Nakabuka na siya. Ito, malaki-laki na. And then, ito yung kagandahan sa dragon fruit kasi meron pa dito. Tuloy-tuloy na siya itong kumbaga yung iba ay may malaki ng bunga. May mga maliliit. At hindi siya kumbaga ay hindi siya nagsasabay. Kaya nyo mapansin mga kabutil, ito ang daming hindi na namin sinon, inanon sa ilalim. Oh. Baka magtatanong, sir, bakit hindi nyo pinoning? Kasi dapat itinanggal na ito. Maganito. Ang reason mga kabutil ay hindi na namin ito pinoning kasi ito naman ay aming ililipat na kasi. Kaya pinabayaan lang namin na magkaroon ng maraming sanga sa baba. Para sa ganun ay may pantrin lang namin. Ang aming binibigyan ng pansin lang dito ayun nasa taas na. Ito mga naunang tanim. Ito kasi ay dito na nilang galing kung bakit tanim na namin nung huli. So ito. Sakit ang maganito. Para yung attention nila ay nandoon sa pagbunga. Para ito, ang mangyayari ito ay ito, diba? Ito. Ito nyo, may bunga na. So ito, mga ilang months ito, magiging mature siya, magbubunga na siya. Ayan. Ayan. Mga sanga. So halos, nag-uumpisa ng magbunga. Ay ano pala ngayon, April, last week ng April, o last day ng April. So pagdating ito ng May, ay halos, ang hindi lang dito magbubunga siguro, itong mga ganito, magbubunga ito pero ilan-ilan lang kasi ito yung mga late niya. Pero yung iba ay halos maganda na rin tulad nito. Kaya lang ito nga daming trabaho hindi ko napapatalian doon sa aking ano. So ang aking plano ito tatanggalin lang ito. Tatanim namin doon sa aming farm na isa. So ito na lang patuloyin. Para pagdating kasi ito ng December, itong dalawa na ito, hindi ko na yan pawayaan na lang. Lalaki na yan at pwede na namin pantanim. So, itong kaya itong tinatanggal namin itong ganito. Yan. So, mayroon pa dito. Mayroon. So, ito mga kabote lang. Hindi naman ito magiging nilalaki. So, may mga sakit. So, mamaya natin tanggalin may sakit. Kasi pag nagtanggal ta ng may sakit, hindi natin magagamit ito pagputol. Once na nagamit natin mga kabote sa mga ganito, ay dapat ay hindi natin ipoprone na kasi makakahawa yung kanyang sakit. Yan. Ayun naman kabutin, marami pa yung aming tatanima ipoproningan, tatanggal yung mga sanga tulad ito. So yan lang mga kabutin. So dapat ulagi ang ating tanim ay dapat ay maging tulad na malinis siya. Hindi na huwag natin kalimutan abunuhan, lalo na pag ganitong fruiting season, at least ay mag-abuno tayo ng kung hindi man kahit na monthly na lang or pwede nga na every 2 weeks ay mag-aaroon tayo ng abuno. Para sa ganun, ay lumaki yung mga bunga ng ating mga dragon fruit. So mahalaga na maalagaan tayong mabuti kasi ang balik nun ng bunga ng dragon fruit ay kumbaga ay sobrang bawi. Kung inyong mapansin mga kabutin, ay meron kayo mga intercrop na tinanim itong balinguhin namin. Kapatid ko kasi, yun niya, alis na kami dito. Kaya, hindi na kami naglagay ng mga gulay.
So, expected na ito ay may harvest namin before kami mag umalis. Yan. So, tingnan niyo mga kabatid, mayroon dyan may mga ibang mga tanin na kumutin dyan. Puntahan muna natin mga kabatid yung aking mayroon kami dito ng kan. Pakwan na yung bumunga lang siya dahil sa yan, may mga yung aming talungan na ito. Mayroon pa rin, marami pa rin harvest. So, in-interclap namin doon sa ibang tanin. Yung aming pakon mga kabutin na tumubo lang. May pakon kami dito, tumubo lang siya. Hindi naman yung tinanin. Ay, malaki. Meron pa dito kami siya, dito pa. Ah, walang video. Mayroon pa siya. Siguro more than 2 kilos. Yan na. Tubo lang. Tubo lang din itong ano. Pero dito mga kabote sa baba, mayroon malaki. As in malaki. Sabi mo lang. Mga kabote ini sama deh itu uy, yun yun na harvest na natin, pwede na huh? Pwede na, pwede na, baka maunahan pa tayo ng mga ikaw harvest na natin mga kabutin, baka maunahan pa tayo ng mga kaibigan natin yung papaya pa dun. Yan. Ito na mga kabote lang. So, itong pakwan, ito ay tumubo lang. So, hindi namin namalayan. So, nung naglinis kami ng yung mga balinghoy o yung kasaba, ito yung na amin na danan. So, hindi namin ito na abunuhan. Hindi namin nasikaso ito. Pero lumaki. Siguro mga 4 kilos. Andin itong papaya. Ayan. So, yun ang sinasabi na kapag may tanim, mayroon tayong aanihin. Ito nga ay tumubo lang. Kumbaga, dahil sa may tunay kami dati doon, ay kumakain kami ng ano, tsaka yung mga iba na bulok. So, tumubo siya. Ayan. So, iba talaga kung tayo ay merong itinanim. Dahil, kumbaga, hindi tayo mawala ng mga prutas na ating kakainin. So, tulad nito, hindi na tayo bibili. So, ngayon, ang pakwan dito sa amin, 35 ang kilo. So, libre na dito sa mga sa 4 na kilo ito eh. Kung 4 na kilo din mayroon na kaming 140 na savings. And then ito, 1 kilo na papaya ang 40 ang kilo. So, mayroon na ito kami ditong, dito sa dalaban ito 180 na yung aming nasa save kung kami ay magbibili. So, yun lang mga kabutil, sana ay tayo ay magkaroon ng oras sa pagtatanim kahit anong yung mga gulay at prutas na mapapakinabangan natin. Dahil itong mga gulay na ito ay kailangan natin katawan at importante na mayroon tayong tanim para hindi tayo bibili. So yun lang mga kabutil, maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. And then shout out sa lahat ng mga subscriber at saka yung mga nasa ibang bansa, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at yung siyempre yung nandito sa Pilipinas. So maraming salamat po sa inyo. Ito si Sir Joel Palconin Jr., isang grobe professional at isang farmer. Bye-bye.